Hello everyone! How are you today? I'm your teacher, Jem Raymond, and today, we are going to discuss another lesson in Mathematics 6, Quarter 2. Are you ready? Hi everyone! Welcome to my channel, Tutorial by Sir Raymond. My name is Mr. Jem Raymond Chen, Master Teacher 2 from Escalante Central Elementary School. Click like and share if this video tutorial helps you. Don't forget to click subscribe below to keep updated for my future tutorial. For your suggestions, especially on the topic for my next tutorial, please leave your comment below. Hope you learned something in my video lessons for this week. Thank you so much for watching. Stay home and stay safe. And welcome to our mathematics class. And our objective for today is to interpret and explain the grouping, exponent, multiplication, division, addition, subtraction, or GMDAS rule. Now, if you are given problems like this class, 10 divided by 2 minus 3 plus 2 times 4. Do you know how to solve this? How about this? Open parenthesis, 16 divided by 8, close parenthesis, times 15 minus 3 cubed plus 8. Do you know how to solve this? But how about this? Open bracket, open parenthesis, 5 times 4 cubed, close parenthesis, plus 10, close bracket, minus 8. What have you noticed about these problems? Yes, very good. It involves two or more operations. And some more. Yes, problems also involve grouping symbols like parentheses and bracket. Alam nyo ba kung paano isolve kung bibigyan ka ng problem na ganito? Now, para masolve natin class yung mga problems involving grouping symbols, may exponent na, at may two or more mathematical operations na ang involve, gagamitin natin yung concept ng order of operations. Kapag sinabi nating order of operations, this pertains to this what we call GMDAS rule. Ito yung acronym class para mas madali mong matandaan kung ano ang uunahin na isosolve. Now, what does this each letter mean? Now, letter G here stands for grouping symbols. How about this E? Yes, E stands for exponent. And how about letter M? Yes, that's multiplication. And D here is division. Letter A here is addition. And letter S here is subtraction. So again, GMDAS rule means grouping symbols, exponent, multiplication or division, addition or subtraction. Ito yung tatandaan natin class na rule kapag magsosolve na tayo ng problems involving two or more operations with grouping symbols and exponents. Okay, what are examples of grouping symbols? So, grouping symbols class, we have parentheses, of course, bracket, and of course, braces. The parentheses, the bracket, and braces are all called grouping symbols. Pareho lang yung mga functions ng mga simbolo na to class. Now, kailan ba natin gagamitin yung parentheses, bracket, at saka yung braces? Of course, gagamitin natin yung parentheses kapag ginugroup natin yung mga numbers. And of course, kapag yung parenthesis na ang i-group natin, gagamitin na natin yung braces. Okay? Ibig sabihin, nasa loob ng bracket ang parenthesis. Kapag i-group na natin yung mga braces class na grouping symbol, gagamitin na natin yung simbolo na braces. So meaning, nasa loob ng braces ang bracket. Now, kapag sa isang problem class, nakita mo na may grouping symbol, yung mga operations na nasa loob niyan,
ang unahin mong isolve. Again, kapag binigyan ka ng problem, tapos may nakita kang grouping symbol na parentheses, bracket, or braces, kinakailangang isolve mo muna ang mga operations na nasa loob niyan bago mo isolve yung ibang mga operations outside those grouping symbols. Okay, don't worry. Later on, kapag binigyan kita ng mga halimbawa, i-a-apply natin ito. Okay? Yung idea na muna class kung anong ibig sabihin ng order of operations, anong ibig sabihin ng Gymdas rule, ito na muna yung i-explain ko dito. Okay? Now, kung na-solve na natin yung mga problems na nasa grouping symbol, ano ang sunod na isa-solve natin? Yes, very good. Yung may exponent. Unahin mong isolve yung mga numbers with exponent. Now, alam ko na alam nyo na kung anong ibig sabihin ng exponent. Natalakay na naman natin ito nung nakaraang mga linggo. So, example, we have here 2 to the exponent 5 or 2 to the 5th power. Obviously, yung exponent natin dito ay 5. Kapag sa isang problem may nakita kang number na may exponent, after solving those problems inside the parentheses, unahin mong isolve yung number na may exponent. Got it? Very good. How about multiplication and division? Bakit natin idinikit yung dalawang letters na to? Yes, class. Very good. Because you will solve the operation that occurs from left to right. Again, isosolve natin yung operation that appears from left to right. Okay? You perform multiplication or division as they occur from left to right. From left to right. Kung ano ang mas naunang naisulat sa kanilang dalawa, siya ang una mong isosolve. Kung unang naisulat from left, from sa kaliwa, patungong kanan, kapag nauna ang multiplication kaysa sa division, then, unahin mong isolve ang multiplication. Tapos, yung division. Pero, kapag nauna na isulat ang division kaysa sa multiplication, unahin mong isolve ang division, next ang multiplication. Kaya nga, idinikit natin itong dalawang ito. Meron, nilagyan natin sila ng simbolo na ganito. Para, ang ibig sabihin yan, pwede sila mag-interchange. Okay, how about kapag yung operations natin ay addition and subtraction? Yes, parehas pa din class. You solve the operation that occurs first from left to right. Now, kung unang naisulat ang addition kaysa sa subtraction, then ang addition ang unahin mong isolve. Pero kapag ang subtraction ang naunang naisulat from left to right kaysa sa addition, then unahin mong isolve ang subtraction. Next, yung addition. Okay? Kaya nga, nilagyan din natin or idinikit natin yung dalawang letters na to kasi pwede silang maka-interchange. Depende kung sino or ano ang naisulat mula sa kaliwa patungong kanan sa isang problem. Pero, kahit na una ang addition or subtraction na inilagay sa problem at nasa dulo or nasa huli ang operations na ilagay na multiplication at division, si division or multiplication pa din ang uunahin mong isolve kaysa sa dalawang ito. Okay? Kaya nga yung M at saka D dito, una siyang naisulat sa ating acronym kaysa sa dalawang operations na to. No? Ito talaga ang unang isosolve, yung multiplication at division, kapag meron itong operations na kasama like addition and subtraction. Kahit huli pa itong naisulat. Yung multiplication or division, uunahin talaga yung dalawang ito kaysa sa addition at subtraction. Alam ko class na medyo, ang iba sa inyo, medyo malabo pa yung ibig sabihin ng GEMDAS. Pero kung magbibigay na tayo ng halimbawa at nasagutan na natin yung mga problems na ibinigay ko kanina,
then you will surely understand how to use this order of operations. Okay, let us now use the GEMDAS rule in solving those problems that I posted earlier. Let's have number 1. We have 10 divided by 2 minus 3 plus 2 times 4. Now, what have you observed in our problem here? Very good. Wala tayong grouping symbol at wala din tayong exponent. All we have is the 4 math operations. The multiplication, division, addition, and subtraction. Now, among the 4 operations here, ano ang una nating isa-solve? Of course, base sa ating GEMDAS here, unahin natin isolve yung multiplication and division. Pero, unang naisulat ang division kaysa kay multiplication. Ano ang ibig sabihin yan? Very good! Una nating isolve yung division. Kasi nga, siya ang una na naisulat from the left to right. Na? Now, let's have 10 divided by 2. How much is 10 divided by 2? Very good. That's 5. Papalitan natin yung 10 divided by 2 dito na 5. Para mas madali ninyong maintindihan, no? At mas para mapaiksi din natin yung problem natin. Ano nga yun ulit yung isosolve natin? Next. Very good. Yung 2 times 4. Kasi nga, multiplication pa ang isosolve natin. Kahit ang multiplication dito, last siya na naisulat sa problem, kaysa kay subtraction at addition, siya pa din ang una nating isosolve. No? Based nga dito sa ating GEMDAS rule. 2 times 4, how much? Very good, that's 8. So, papalitan natin yung 2 times 4 dito na 8. No? Parang paiksi natin nga yung problem. So, now, we have 2 operations na lang na natira. Yung subtraction at saka yung addition. Base sa GEMDAS rule natin, silang dalawa ang last na isosolve. Pero, sa kanilang dalawa, ano ang una nating isosolve? Yes, kung ano ang unang naisulat from left to right. In this case, subtraction ang una na isulat, no? Kaysa kay addition. So, ibig sabihin, 5 minus 3 ang una nating isosolve. 5 minus 3, how much? Very good. That's 2. So, papalitan na natin yung 5 minus 3 dito ng 2. Okay? Yan. So, ang last na isa-solve natin ay ang 2 plus 8. So, how much is 2 plus 8? Very good. The answer is 10. So, ang ibig sabihin, class, yung unang problem natin na 10 divided by 2 minus 3 plus 2 times 4 ay equal to 10. So, this is now the correct answer for problem number 1. Okay, let's have problem number 2. We have here, inside the parenthesis, 16 divided by 8 times 15 minus 3 cubed plus 8. Okay, now let's apply GEMDAS rule to solve this problem. Of course, let's have the grouping symbol. Do we have grouping symbol here? Yes, we have. So, we have here the parenthesis. So, we will solve the operation inside the parenthesis first. Okay? So, let's have 16 divided by 8. Now, 16 divided by 8, how much? Very good. That's 2. Bakit nga ulit nauna natin itong isolve? Very good. Kasi nga, grouping symbol ang uunahin natin sa pag-solve. So, inside the parenthesis is 16 divided by 8. And that is equal to 2. So, i-erase natin yan at ilagay natin yung 2. Next is, of course, we have exponent. No? Exponent ang sunod natin i-solve. Now, that's 3 times 3 times 3 or 3 cubed. So, that's 3 times 3 times 3. How much is 3 times 3 times 3? 3 times 3 is 9 and 9 times 3 is 27. So, 27 yung i-replace natin sa 3 cube. Okay? So, 3 cube is equal to 27. Next, ano ang una nating isosolve? We have 3 operations na lang
multiplication, subtraction, and addition. Very good! Ang multiplication ang una nating isosolve. So, how much is 2 times 5? Good, that's 30. So, yung 2 times 5 natin, i-replace natin ng 30. Next, addition and subtraction na lang ang natira. Yes, kung ano ang unang na isulat from left to right, siya ang una nating isosolve. Okay? Kasi nga, addition and subtraction na ang natira. And that is the last operations to be solved according to our GEMDAS rule. So, in this case, subtraction ang una nating isosolve. That's 30 minus 27. So, 30 minus 27, how much? Correct, that's 3. So, i-replace natin yung 30 minus 27 ng 3. So, ang last na problem or ang last na operation na isosolve natin ay addition and that is 3 plus 8. So, how much is 3 plus 8? Very good, that's 11. So, 11 ang ating final answer. So, ang ibig sabihin, 16 divided by 8, inside the parenthesis, times 15 divided by 3 cubed plus 8 is equal to 11. So, this is the final answer for this problem. Did you get it? Good job! Okay, let's have the last problem. We have here 5 times 4 cubed, which is written inside the parenthesis, plus 10. And these are all written inside the bracket, minus 8. No? You notice, class, in our problem, may dalawang grouping symbol tayo. Gumamit na tayo ng bracket kasi ang ating problem dito ay merong parenthesis na. Gagamit lang tayo ng bracket kapag merong grouping symbol na parenthesis inside it. In this case, ang 5 times 4 cubed. Okay? So, ano ang una nating isosolve? Very good. Ang una nating isosolve, of course, yung grouping symbol. Pero class, yung grouping symbol natin dito ay may bracket tayo at parenthesis. Alin ang una nating isosolve? Very good. Kapag meron tayong 2 or more grouping symbol ang involved, okay, in this case, ang innermost grouping symbol ang una nating isosolve. Sa problem na to, ang innermost na grouping symbol ay ang parenthesis. Yung nasa parenthesis muna ang ating unahing isolve, class. Ito. Yan. Pero, what have you noticed inside our innermost grouping symbol na parenthesis? Yes. Meron tayong exponent dito at meron din tayong multiplication. Kapag binigyan ka ng problem ng ganito, class, i-a-apply mo sa loob ng parenthesis na to ang GEMDAS rule din. Okay? Now, since meron tayong multiplication dito na involved at saka yung exponent, alin sa kanilang dalawa ang una nating isosolve? Very good! Ang una nating isosolve dito sa parenthesis na to ay ang exponent. So, that's 4 times 4 times 4. Okay? Now, how much is 4 times 4 times 4? Very good. That's 64. Okay? Yung 64 na yan, class, ilalagay natin dito. I-erase na lang natin ito, class, para hindi ka masyadong maguluhan. Yan, 64 na. Hindi pa natin pwedeng i-erase yung parenthesis na to, class, kasi nga meron pa tayong isang operation na isosolve, which is multiplication. So, imumultiply muna natin yung 5 times 64. How much is 5 times 64? Very good. That's 320. So, kung nasolve na natin yan, pwede na natin i-replace yung 5 times 64 na to sa 320. So, of course, wala na tayong parenthesis dyan. Kasi nga, yung solution inside the parenthesis ay 320. So, bracket na lang yung natira. Still, that bracket belongs to grouping symbol pa din. So, whatever
whatever operation inside that parenthesis, i-apply pa din natin yung GEMDAS. Pero in this case, isang operation na lang naman yung natitira. Ang ibig sabihin, yung 320 na to, i-add na lang natin sa 10. Okay? So, how much is 320 plus 10? Very good. That's 330. Okay. So, i-replace na natin yung 320 plus 10 sa 330. So, ngayon, wala na tayong bracket kasi nga, yung solution inside the bracket ay 330 na. Yung natitirang operation na lang ay ang subtraction. So, 330 minus 8 is how much? Very good. 330 minus 8 is equal to 322. So, ang final answer natin ay 322. Ang 5 times 4 cube written inside that parenthesis plus 10, which is written in the bracket, inside the bracket, minus 8 is equal to 322. Did you get it? Very good! Don't worry, we will have more examples on solving problems involving two or more operations and grouping symbols and all about GEMDAS rule in my next video lessons. Hanggang dito na muna tayo, class. That's all for this time. Thank you so much for watching. Keep safe, everyone.